Guys, nandito ako sa Cuiba. Sa Cuiba Almonica. And so far, ako lang naman ang tao bukod sa mga staff nila kasi weekdays ngayon. And dito ako kanina, bago ako umikot, nasa chapel ako. Pwede ba tayong umupo? Upo nga muna tayo habang magpa-vlog tayo. Hi, doggy! So, kanina kasi after ko mag-breakfast, bigla akong nalungkot. Naalala ko sila mama, na-miss ko sila. Ayaw ko miya. Okay, so, hindi ako nag-dwell doon sa emotion na ano pa, kasi ayaw kong umiyak kanina. Pero umiyak pa din ako, in fairness. Kaya, binilisan kong kumain ng breakfast. Gumawa ako kanina ng burger, sandwich, or what, burger, egg and cheese, burger, or sandwich, whatever. So, ayun. Nalungkot ako na kaya sabi ko, parang gusto kong magpunta ng Cuiba, mamasyal. Siguro naman walang ganong tao. Which is, maganda kasi walang ganong tao. And, ayun. Umupo lang ako dito kanina. Tagal ko dito umupo. Ay, kamatwad ha. Siguro na, grabe silaw. Siguro mga naka 30 minutes ako dito. Nagdasal, nagmeditate. Maganda ang Cuiba, guys. Sa mga hindi pa, sa mga bago lang sa channel namin, ilalagay ko sa baba yung link. May video ako ng Cuiba, may video ako dito. Para makita nyo yung kabuuan, pero meron silang bago. May bago silang attraction, which is very, very nice as in. Mamaya ipapakita natin yan. So, ayun nga, kanina, nalungkot akong bigla. Diba, ang dami kong iniisip, normal lang naman siguro yata. Malapit lang to sa bahay, actually walking distance. Pero dahil mainit at hinihingal ako, sumakay na ako kanina ng tricycle. Para mabilis. And after 6 months, ngayon lang ulit ako guys nakabalik. Dito sa chapel. Dito ako lagi nagsisimba. Dito kami lagi namamasyal ni Sparky. Tapos, ayun, nag-meditate ako, nagdasal, kwentuhan na kami ni Lord. Sobrang sarap sa pakiramdam after, guys, sobra. Una sinama si Sparky dahil nangahatak siya, guys, nangahatak siya sobra. Napapagod ako kapag ganong hatak siya ng hatak sa akin, ingay yung ganito na kalaking chan ko, nakakahingal na. Yeah, yun. So, si Sweetheart, tulog pa. So, iniwan ko silang dalawa sa bahay. Si Sparky naman. Hindi na siya nag-iingay kapag lalabas ako. Ang patron nila dito is si Lady of Pina Francia kasi yung may-ari taga Bicol. So, pag fiesta ng Bicol, umaano din sila. Sumasabay din sila. Malapit na rin sa September. So, ayun, ang dami nilang ano guys, ang dami nilang halaman ngayon. So, ito yung entrance nila. Guys, entrance pa lang. Sobrang bongga na ng setup nila. Ang ganda ng mga halaman. Very Instagrammable. Bukana pa lang yan ha. May mga cottages din sila, pero sorry, nakalimutan kong itanong yung prices. Pero ilagay ko na lang yung contact number nila sa screen para kayo na mismo ang magtanong. So, eto na yung
pool nila, yung pang adult at saka yung pang bata, kay sobrang ganda nito. Ang laki ng ipinagbago niya, hindi katulad nung dati. Kasi si Kai, nung nandito siya, nakaligo siya dito dati. Dito sa pool na pambata, pero hindi pa ganito kaganda. Pero ngayon, sobrang ganda niya. Promise. Lino pa ng tubig, oh. Grabe, ang saya mamasyal dito kasi ang ganda ng mga halaman nila, guys. Totoo nga yung sinabi kanina ng isang staff na kakilala ko, na nung nag-lockdown nga daw kasi nagsara din sila, wala silang ibang ginawa kundi magtanim na lang ng magtanim. At sobrang ganda, guys, lalong gumanda yung Cuiva Almonica. Yan, dito banda may mga cottages pa dito, nagdagdag sila, wala to dati. Pero ngayon, mayroon ng mga cottages dito banda. Sa mga mahilig magpa-food spa, meron din silang fish spa, pero ayoko kasi nakakakilite. Ito yung chapel nila. Sa ngayon, wala pang mass kasi dati ang mass dito every Sunday at 4 o'clock ng hapon. Pero sa ngayon, sa malaking simbahan lang ang merong mass every Sunday with social distancing. Tapos 50% capacity lang yata ang allowed. Pero dito wala pa sa chapel. And then, pero by August 12 yata sabi merong mass. Hindi ko lang maalam kung anong klaseng mass. Pero sabi kanina ng isang staff, may mass daw sa August 12. Why are you here? Huh? Huh? Why are you here? Don't smell my butt. No, don't leave. Naglagay din pala sila ng karinderya na sa labas. And ang sarap, guys, ang nabili kong sinigang na tuna. 35 pesos, sobrang sarap. Where have you been? Hey, I've been at Robinson. And? What happened there? How was Robinson? I was, many people, but almost wear mask, of course. Have you drink water? I drink water. It's very hot outside, because it was 26 or something. Yesterday or more, a real feeling for yeah. After a few days of raining, now it's very hot. The weather is very hot outside. Yeah, it's very hot. Look at your skin. You're very dark. If you wear a helmet, no one will recognize you that you're a foreigner. Mosquito, I told you don't to. Don't so much on me like before. Have you put sunblock? I told you to put sunblock. Nelia gave you so much sunblock. Yeah. You should wear it all the time. Wear sunblock around. Yeah. So I buy some food and then what I did you buy? Only pizza. I don't want to go in fish. And I was parking, so I cannot go in the fish. So. Yeah. So we will go a trip later. Mm-hmm. In the close to the some mountains there. Tell him what happened to you yesterday. I was teaching him, guys, how to use the washing machine, and I don't know what happened because it's very slippery and his slippers are wet and the floor is wet also with, he almost slippers. Fall down yeah
I try my best to but catch him, but I'm also worried because I'm afraid if he will fall over me or I will fall over him. yeah, I have some back pain also, so it's not good on the Yeah. clip, so not easy to hold the balance. So he was holding the doorknob and I was standing in the grass and I don't know how am I going to catch him because It's the worst he's floor being for good on me. water if it's Yeah, it's very slippery in the stockroom yesterday because it's wet. and soap. Yeah. So I have soap on my feet, you can think like going So if you ice skating, yeah, I if you think. fall if you fell down yesterday, that would be a I saw you disaster. come ice skating there, it's so Scary. Yeah. So yeah, You we enjoy the day. yeah. We love the sun, but don't want to walk much because it's so hot. Yeah. So we try to go in the shadow, then you know much shadow. No, And because it's past 3 o'clock or yeah, but it's like summer every year because it's only a few days of yeah. rain, a little rain, and then the sun again. Yeah. At least here in Puerto Princesa, it's more in Manila where we lived before. Better weather. Yeah. Yeah. At least when we are living, Yeah. but they come, they open them, but very hot. Yeah. But you're very dark now. Think our land now is at least 40 Yeah. plus. Yeah.